sisimulan ka ng ganito. Freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasi sa battle rap, pre-battle lang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliyo. Tangina mo, Nicole, good morning! Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-puno to ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo, excited. Nagpasadya agad ng kobre kama sa mananahe. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papalitan yung Nicole na paborda na sa blanket? Tangina mo ha, paalala ko lang ha. Bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nature. That means kinahiya mo yung pangalan mo, ihumang itanggitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Inang ina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Kinang ina niyan, sabi niya kay Rapian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, mag-rollback ba yung gas? Ano kalaban nung Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis? O sunugan at flip-top champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? O, champion, sasabihin, naghahabol, ulul. Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampiyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sandlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Baliw! Kinanginan to, kukumpara niyo estilo ko dito. Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom. Mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison, disgrasyada, tapos mama ko, edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Di ba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Nak, bagong game! Sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food. Siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka mag-stay. Pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Man! Real shit! Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts! The more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa aking makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige! Hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap?
sulugan at flip-top ako may hawak ng kampiyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado, asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong katumera possession, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalabyan sa kontento at masayang tao, tarantado! Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Thank you. Tangay nang to. Pag binigyan daw siya ng 100, ng 10K ni Ari, magiging 100K na. Tangay nang to, patawa. 10K galing kay Ari, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tangay nang to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardiya. Puta, lupit nun, Parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard, tangina. Kasi the fact na kinuwento niyo yun sa flip-top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapak ko yung gwardiya ng subdivision namin. Ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit. Tawag dyan, gangsta shish! Tanginan to, kala mo, saan paling ko kaya mukha mo, tol? Oh. Tanginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahudhud pa, tas yung hood nyo may gwardiya. Gago, tol, dun sa hood, pag may riot, nagsusumpa ka, no? Kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga, palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. To, kung makapagkwento, kala mo talaga pang-diinan, mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalimbang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Tangina mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul, pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa ring nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang isa-alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang! 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni lola kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Nasasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yun yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Magsakitan tayo! Tangina, puro yabang si Gago, laman ng kanyang plato niyayabang ng pasigaw. Niwala ka ngang ideya kung saan galing yung pagkaing lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw, pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay, pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay, kwarto mo lang hindi nababakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo perwisyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Na? Tangina mo, kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot patay sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porket kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din.
Di ba, pansin nyo ba kung sino-sino nire-reklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng kontsya, dinamay para makapagpaandar. Tanginan to. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corned beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corned beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? O tangina mo, nag-dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Tangina, corned beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, tangina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kayari kang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga eh, breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce. Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice. Puta, lupit naman ni boss. May ma-issue pag kinapos. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao. Gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinukondina. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawala ng panlasa ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa. Bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number one league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sa patna para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Ay ina, tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero ilang, kami pa talaga? Eh ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa Kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa dalawang kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most used? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Astang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3GS, sisinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, no, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito. Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao porkit a bouncer aawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka? Ano? Ha? Sutukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinaman ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Kasi pag sinabak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag akata-effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Eh, naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina, kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina, sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo?